May pagtinunan nun eh. Nung una kami magkasama, di uuwi dito noon. Kaso nga tito, bumalik-balik nga dahil walang pagtanggap. Kumbaga, nandun yung nag-o-okay siya, pag nandun yung rejection, umaano ulit. Pag kinausap mo eh, matino na pero mo nga, eh kung hindi balasubas yung kinakausap natin eh, tinalikuran tayo doon siya. Papantayan ka kung ano ginagawa mo. Abay, sa paligid. Abay, ano naman akong ginagawa dyan? Natutulog, nagsusulat. Abay, araw, hindi ako nagsusulat ng gabi. Kaya nala, tahimik na tahimik kaya pagkagabi. Nasabi lang ni Kuya. Ay, maganda eh. Kung maghiwalay, maghiwalay. Yun nga yung kung po pwede isama nyo. Mm-hmm. Kasi iniisip po, baka pasukin ang katarantaduhan ng utak na yung mga bata riyan at saka yung ano, lalo na sa gabi, hindi mo natutulog. Ngayon, ang masasabi ko dyan, yung limang bulto na yan na sa kanya, hayaan niyo muna, maghahanap muna ako ng mga pipwestuhan. Kaso si nanay gusto kayong umuwi na. Alis daw po siya. Ay, hayaan niyo, huwag niyong papansinin niya at ako'y magninegosyo. Ano? Eh, saan ako pupunta? Magninegosyo ako. Kaya nga humahanap na ng pwesto. Ayaw niyo na ho sa amin. Ay, dito muna ako, tatay. Ngayon, kung gusto niyo, ito yung pinagbiba, no? Kasi ang gusto ni nanay, ikaw daw ang, kung ayaw mong aalis, tatay. Sabi, kaya nga ako'y humahanap na ng pwesto. Pero, madaling intindihin tatay, ano? Abay, ano man ang isipin nila sa akin, o ano man, abay, may negosyo ko, ang kulang lang sa akin pwesto. Kaya nga ako'y humahanap na ng pwesto. Eh ano pa iisipin natin? Wala nang iisipin eh. Ano man bagay na pag-iisip, mali naman o mamali, eh kaya nga humahanap na ng pwesto para makapag-negosyo ko. Eh negosyo ko na yun eh. Mag-negosyo daw. Dito po kayo tito, para nandito si Tate Albert. Dito na lang dito, po dito kayo. Na si Tate Albert po, isa po sa mga kasama po ni Tate Albert, ay Tate Freddy po din. Kami po. Parang ginagawa lang yung... Ano? Hindi ko kaya doon sa depression at selos kaya ko siya nagkakaganyan. Hindi siya magseselos. Yun nga po lagi niya sinasabi yung meron ano si tatay. Ay, si nanay. May lalaki daw ako kuya. Kaya sa totoo lang yan, paalis yan eh. Na ano eh, na bubusit lang at kung ano. Be, magdamag din ako, hindi pinatutulugan. Hando doon sa, hindi niyo ba nakatira mesa ron? Oo. Panayang sulat. Sa gabi po. Ano yung sulat doon? Ano po? Baka kung may pumasok sa isip na katarantaduhan eh, manaksak na lang o. Ay siguro wala naman ganun. Hindi eh. Yung kasi daw magulang nyo tay. Ganun din daw eh. Yung nananakit daw kasi doon. Yung si tatay pwede po? Hindi. Yung ama niya. Naloko rin eh. Yung tatay nyo tay. Yun ang sabi nila kaya. May tao din na kuha nakala nila, loko-loko, pinatay nila. Yun ang sabi nila, tay. Sa kwantay, pinatay daw sa tulay po. Nakita nung ama. Oo po. Kaya baka ang isip nila, tay, kaya nandito kasi yan. May hiniti ng ulo, ay baka makaisip lang hindi mo lang. Kahit ako, kasi ayaw niyang ano eh, ayaw niyang maganda yung usapan, kaya may hiniti ng ulo. May gustong sabihin daw si Tito, ano po yung... Yun nga yung kung po pwede isama niyo. Kasi iniisip ko, baka pasukin ang katarantaduhan ng utak nila yung mga bata riyan at saka yung ano eh. Lalo na sa gabi, hindi mo natutulog. Hindi pa, yun ang isa pa tay. Nasisira sa kanya yung hindi natutulog. Yeah. Dahil nga sa kakaisip. Ano yung sulat? Ano yung pagkakuan? Lalabas yan. Hindi sasabihin na ano.
May lalabas, may sasabihin. O, pagka may nasabing ilang ano, papasok na naman doon sa loob. Ako siguro, Tito, naiintindihan ko yung ano ni tatay dahil nga po walang pumapansin sa kanya. Hindi pinapansin ni Nanay Raquel ng mga anak. Sa bagay, wala naman yung mga anak para anuin siya. Lahat nagtatrabaho na eh. Eh, papansinin siya kung hindi siya ganyan eh. Eh, sabi nung isang anak na babae, ginagawa niyo lang ay katatay yung ganyan eh. Hmm. Papansinin siya kung hindi siya ganun. Siguro naghahanap po siya ng attention. Kalinga po nung ano. Presya. Anak o asawa. And presya naman, yung ginagawa niya, sa pagkain lang, ayaw niya sasabay. Eh kung... Kung meron siyang, ano, kung para magkaroon ng attention sa kanya, anak niya at asawa niya, pagkain na yan, sabay-sabay sila, sasabay siya. Saan po? Salo sila. Tapos magluto o ano mang... Tawagin mo nga si tatay. Ba't matanong ba't hindi siya sumasabay? Baka hindi ko kaya siya naiiya. Ganun din sa atin to eh. Ganun ba? Oo, doon siya sa ano, ano? Ayaw niyang nakikisalubin, no? Tingnan niyo, kinakausap niya. Ko yun na may... Yung kaya ko naman sa kanya kinakausap. Ang iniisip po riyan. Alang ano yan, ginagawa lang. Sa akin lang po, may kunting diferensya. Kaya lang, ang inaano ko lang sa kanya, hindi siya makipag-usap ng maayos. Kunting salita, magalit, alis. Hindi yung ano bang gusto nyong mangyari, ano ba yung dapat gawin. Yun sana ang buwan. Ng ano ano ko sa kanya, hindi yung magalit. Ganito. Wala na, umalis na. Ang gusto ko sana yung... Panganap ng panood siya. Dito lang. Ito, kaganito. Pagpito ay umalis. Oo nga po eh. Mas kawawa yung dalawa. Hindi, at saka yun. Pagpito ay umalis at naghinahanap yan. Baka kung ano na gawin dito. Baka sabihin kayo, pumunta na sa lalaki niya. Baka mag-irimitado rito. Mag-irimitado, siyempre. Nako, okay mo. Kaya gusto ko. Pero wala dyan yan. Hindi alis to. Mabibigyan ba siya ng attention kung ano-ano sinasabi niya? Ayaw niyang... Pinipilit yung kanya. Ang gusto niya, tatabi siya. Kasi ayaw na nga ng asawa sa kanya. Ay, kasing, subukan lang niya magpakatino na yung isip, yung ugali niya, no? Ba't hindi aayaw sa kanya? Eh, kaya lang umaayaw. Kung ano-ano sinasabi. Tay, dito po. May ano po tayo dito kay Tito. May suggestion po si ano. Magbakasyon ka muna sa kanila. Ano, hindi. Magninigosyo ako. Hindi ako pupunta ko. Hahanap ako ng question. Ano, bakit ako magbabakasyon? May negosyo pa yun, ha? Sa kaya doon sa ako. Eh, sa karoon magninegosyo. Abay, mahahanap ako ng trust. Kahit pamupahan ako. Eh, kasi magtatrabaho. Eh, samantala lang, negosyo. Magtatrabaho pa ako. May negosyo, sulat ka lang ng sulat. Ayaw mo namang atrabahuhin yung... Abay, ba't nga? Ayaw mahanap nga ng pwesto. Oo ka muna tatayo. Upo ka muna. Ako, wala naman akong problema sa sarili ko. Kundi yung sarili ko, buhayin ko. Buo muna niya. Magtatayo. May sinasabi po si Tatay Albert. Nay, ang gusto nila sana, gusto mag-usap-usap kayo ng ano. Hindi, yung kung ano ang maganda na mangyari. Eh kasi, tatay, kung ano maganda mangyari, ano. Eh, total, yung negosyo na talaga ipinapasok ko dito sa tindahan. Eh, ayaw naman nila po. Eh kasi, ang iniisip ko rin, meron silang negosyo. Ngayon, gusto ko rin kumita. Eh, ayoko na magtrabaho. Hindi ko na kaya magtrabaho. Magliligosyo na rin ako. Total, hayo na. Nakagaya ka na. No? Yan, kahit di limang butong bigas yan. Yung dishwashing. Ano? May tindahan na ako dyan. May pera akong konti. Tay, may tanong po ako. Ba't di po kayo nasabay sa mga anak niyong kumakain? Hindi, totoo. Eh, kahit sa inyo naman tayo. Hindi, ibig ko sabihin, mga anak niya naman po. Kumakain sila. Hindi, talaga. Pamilya mo yun. Ang magkakasabay niyan, ako kasi, kahit doon sa inyo, hindi ako sumasabay. Oo. Talaga, sinabi ko na, bakit ako hindi sumasabay? Sinasabi ko na, kahit ano na lang ulam,
hindi ako nabubusog. Mm. Ha? Eh sinabi ko naman sa kanya, kaya nanay mo, yung mga anak mo, kakasabay silang kumakain. Talaga hindi ako sumasabay sa kanila. Tay. May gusto sabihin si Tito sa inyo na gusto niyang may konting pagbabago. Huwag siyang masyadong... Kaya ako, lalabas. Kapasok. Okay, kaya lang naman ako lumalabas. Abay, bumibili ko. Ako, salita na salita. Ayun lang, ayokong marinig sa'yo. Abay, hindi naman ako kumikibo. Ay, sasabihin niyo lang... Hindi ka kumikibo eh. Sinungaling ka eh. Kung sana hindi ko nung narinig, nakahiga lang ako ng lagi. Ako eh, hindi ako kumikibo yan. Ako ayaw ko nung pinagsasalita ako kung meron akong gusto sabihin. Bukod dun, wala na. Eh kasi karapatan natin magsabi dahil kasi may bibig naman tayo. Ngayon sasabihin yung nagdadadaldal dyan. Aba, hindi naman nagdadadaldal dyan. Gaya po nung ano, Tito, yung pagsisinungaling po ni Tatay. Ayoko eh, sinungaling nga eh. Eh hindi ako pagsisinungaling sa kanila. Hindi, hindi inaamin yung sinasabi. Ano yung sasabihin ko sa kanila? Wala naman ah. Kaya ayoko nang ganun. Kung ayaw natin, ayaw pala pala sa'yo. Wala naman tayong problema. Wala naman akong problema. Eh ano ang sasabihin ko? Eh, karapatan natin magsabi kung ano dapat natin sabihin. No? Sa... Ayun, maganda dyan. Kung ayaw, ayaw. Mahirap nang pilitin yung ayaw. Ang gusto mong sabihin ni Kuya, huwag kang putak ng putak. Abay, paano? Eh, bibili nga ako. Sige nga, bumili ka nga. Alam ko sinasabi. Hindi ako kumikibo dyan. Ano, inaamin ko, nagsusulat ako. Oh, dito po ka, upo ka. Maghapon akong nakupuro. Huwag maingay. Saan ka madadaan, Marlon? Dadaan mo. Tatay mo, tatay mo. Yung mga ano, tay? Mga upuan, tay? Marami na nung sa akin. Maghapon akong nakupuro, nagsusulat. Sorry. Eh, kasi yun, parang sa SM. Ayan, para, tayo pag tuloy natin yung usapin para maayos na lang. Ano naman dapat ayusin, tatay? Yung mga bawal eh, po. Ang pag-usapan natin, tatay, yung negosyo natin. Mas mahalaga po to, mas mahalaga itong kay Tito. Kasi ano eh, mas maganda yung magandang samahan muna bago yung ano. Eh, sabihin nilang sasabi ko. Abay, ano naman ako sinasabi? Karapatan ko magsabi dahil meron akong gusto sabihin. Mas magandang magsimula po ng negosyo na yung mga kasama nyo maayos. Eh, gaya nun, sinasabi ni Tito, ah, wala akong paggamin sa inyo na ano. Abay, ano naman ako talaga ako sinasabi? Ngayon, sasabihin hindi ako natutulog. Abay, maaga pa lang, tulog na ako. Nagsusulat ka lang, magtamag. Abay, gabi, hindi ako nagsusulat ng gabi dyan. Sabi niya lang tayo yung... Abay, ako, kuya, bakas, pinanunood ako dyan. Ano? Ano, pagkat ako upo ako sa labesa dyan, maghapaw, nagsusulat talaga ako. Kasi hindi, ano? Buti yung word na kuwan patay, yung word na presidente, atorne, ibang ba mawala sa... Abay, ako yung ala kong kinalaman doon. Ano? Kung nasasabi pa nyo, eh, totoo yun. Iwasan nyo na lang tayo magsalita-salita ng gano'n. Magsasalita ng pangit ba? Abi, wala akong sinasabi pa. Ang kapwa natin. Abi, sasabihin ko na matagal na tayo, ano, mabago man, iba man ang pandinig, matagal na tayong nakain. Tay, yung nangyayari po kasi, tay. Ibig sabihin, ibang gobyerno na tayo. Yung nangyayari kasi, tay, gaya ni Tito, hindi daw po siya makatulog sa inyo. Siyempre, babantayan ka nung ano ginagawa mo abay, sa paligid. Ano naman akong ginagawa dyan? Natutulog, nagsusulat. Oh. Abay, araw, hindi ako nagsusulat ng gabi. Kaya na lang, tahimik na tahimik ka dyan pagka gabi. Nasabi lang ni Kuya. Ay, maganda eh. Kung maghiwalay, maghiwalay. Eh, ba't yung katuwiran mo na ganyan? Yung ganyan yung katuwiran abay, mo. Kasi eh, mahirap naman sabihin ko yung ala naman akong ginagawa masama. Oh. Kuya, huwag ako sulubayan niya ako. Pagkatanghalian, naabot na ng init ko. Paano natin sisimulan yung ano kay tatay? Na yung puso ko malungkot ngayon eh. Yung hinahanap kong pag-asa, siyempre pakala ko nga simula na yun dahil ito yung pag-aharap na ng buong pamilya yung problema ni tatay. Pero hindi pala. Hindi pa pala siguro. Nung pumunta kayo dito tayo, wala ba kayong agam-agam na ni nanay? Nanay, ayaw niya talaga na si tatay. Ang sa akin, oh, nakikita kong gano'n kasi nandun o yung sakit.
Pero umaasa ako na hindi niya pa nabibigay yung pagpapatawad. Pero umaasa ako na darating niyo yung panahon, mapapatawad at magiging buo po sila ulit. Pero parang talagang kay nanay talagang sarado na. Hindi kasi, paano mo hindi siya sarado, sabi ko sa inyo. Kasi hindi siya magpakita ng ano tayo eh, ng pagbabago. Yun ang ano ko tayo. Kasi kapag dumating ka sa bahay mo, may pagbabago, ganito anak ha. Kasi sa kanya yung may ano din sa bahay niya yan. Oh, dito na ako. Kung ano yung may tulong ko, sabihin nyo. Ganon. Hindi yung nandun ka lang, sulat-sulat. Darating niya walang kibo. Pag maliligo, alang kibuan. Pagka... Yun ang inaano ko tayo naman sa kanya. Kapag ikaw ang ama, ikaw magpakita ng mga kuha sa mga anak mo, ganun. Yeah. Hindi yung makipagmataas ka eh, nakagawa ka nga ng kasalanan. Yun ang inaano ko tayo. Ngayon lang ako nagpunta dito tayo, tingnan ko lang yung sitwasyon ni Tatay Freddy, kung paano kay na isang asawa niya. Kasi nakikita ko kay Tatay Freddy din talagang kalinga ang inaano niya, pero ipakalinga niya yung sarili niya. Dapat yung nangyari sa kanya nung nakaraan na taon, yung nagawa niya, dapat niya gawa ng paraan para makita nila na pagsisisi yung ginawa niya, yun sana. Pero wala eh, iba yung tayo eh. Nay, yung huling video natin, sigaw ng buong, parang buong ano natin, bigyan nyo ng pagkakataon si tatay. Yun ang... Hindi ako kaya kung sabihin yan. Kung yan eh, magbabago. Yun nga po, yun ang ano ko. Kaya kong kausapin mga anak at anong bigyan ng attention yung ama nila. Pero kung hindi magbabago eh. Malaho talaga. Kasi hindi mo talaga madidiktahan si nanay sa ano eh. Sabihin mo man kung ganun ang ugali. Eh, paano? Yun ang inaano ko tayo. Yung dapat magpakumbaba siya, hindi siya. Is yun ang ano. Kaya mo sabihan mo lang, galit na galit sa'yo. Sabi niya, hiwalay ko. Yun nga po eh. Kasi nga po, nahanap niya siguro yung love, yung attention ni nanay. At, kumbaga, walang papasok sa isip niya, isip at puso niya. Yun ang hinahanap niya nga. Kumbaga, wala ho siyang nakikita kasing attention ni nanay at mga anak. Eh, kinakalang para magkaroon sa kanya ng attention. Hindi siya ganun, ano. Siya ang magpapakita daw. Amuin niya yung, ano. Hindi mo, ano. Papay ng gamot. Oh, nice. Eh, hindi inom. Nilalaso na ika. Ay, kaya nilip eh. Wala tayong magagawa. Pero, mas maganda yung abot natin. Si nanay yung mag-ano, ano? Ikaw mag-abot kay nanay, tapos siya mag-abot. Painumin ni Raquel, gano'n. Ay, hindi inumin. Hindi inumin. Bakit niya kasi nanggaling sa kanya? Eh, sasabi, ang iisipin nun, hindi man... Papatayin. Hindi man lukulok eh. Ang iisipin nun, nilalason. Papatayin nila ako. Ang ano, Tito, malaking tulong din ng gamot para maging payapa yung isip at ano. Kung pwede yun sa mga anak. Huwag sa asawa. O yung isang anak, bibigay. O, tay, binungan mo ng gamot mo. Pero hindi sa babae, hindi. Masyado nga siya, mas pagtapos eh. No, papatayin ako, sabi niya. Papatayin, para masama sa ibang lalaki. Yun. Dapat talagang isipin niya yun. Hindi para sa asawa, sa mga anak. Yung anak ang magpapainom. Pero itong asawa, hindi. May pagtinunan nun eh. Noong una kami magkasama, hindi uuwi dito noon. Kaso nga Tito, bumalik-balik nga dahil walang pagtanggap. Kumbaga, nandun yung nag-o-okay siya. Pag nandun yung rejection, umaano ulit. Pag kinausap mo eh, matinun eh. Ngayon pero mga, eh kung hindi balasubas yung kinakausap natin eh, tinalikuran tayo sa si hari. Hari nga daw eh. Pero sa tingin ko lang din, makakatulong din naman din yung ano, yung pa-inject natin siya ulit. Yun. Bakit magbabago? Kamukha nung unang dating dinala nyo rito, maayos na eh. Airblock po, dire-diretso na eh. Ayaw kung ganon.
sobrang kalingain ng mga maiutos ko sa mga anak na yung tatay nyo, medyo bigyan nyo ng atensyon para naman mabahaw yung utak. Ano po? Thank you, Tito. Salamat po doon sa... Ngayon, kung nabahaw na, obra kong sabihin doon sa asawa na, bigyan mo man lang kahit na alang nangyayari sa inyo, bigyan mo ng atensyon yung asawa mo, yung medyo alok-alokot mo. De, ano, eh ngayon, hindi mahirap. Apo. Mahirap ngayon. Sige, ano muna? Para hindi din maano si Tito, ano na tayo? Schedule na muna natin si Tatay kung ano. Tito, para ano po, hindi nasasayang yung oras nyo, eh, balikan na lang ho namin Martes. Para sa ano, Martes o schedule doon eh. Balang no. Kasama akong busy nyo lang. At ano po, thank you po sa pangunawa, Tito. Basta, yan, magbabago pa yan. Basta nabaho yung, ano, kasi ang pakiramdam ko, lalong... sa selos, o. Oo, lalong... Nakita mo kung magsasalta. Dati hindi naman ganyan magsasalta yan. May naon dati. Galit, galit ka agad. Initin. Ulo.